With well over 120 languages being spoken in the Philippines, there certainly is a lot to learn. And although Tagalog and English are usually more than enough to communicate with Filipinos, I've always been interested in learning another language from the region. Because the Cebuano language has 20 million speakers in the Philippines, it seemed like a great place to start. So I decided to talk with Judy, a talented Cebuano teacher here on YouTube. She also has a website with tons of great resources to learn the language. So make sure to check her out, link in the description below. Judy and I had a fantastic time talking about Cebuano and the region where it comes from. And, most importantly, she was able to help me learn my first words in the language. Let me know if you guys would like to see me learn other Filipino languages as well. I hope you guys enjoy the video. Ako si Judy, taga Cebu po. Dugay na ko diri sa Cebu. Diri na ko nagdak po. Kamusta ka na po, ate? Oh, okay lang. Ikaw, kamusta? Nasaan ka ba? Andito lang ako, sa kwarto. Pero galing-galing talagang mag-Tagalog. Hindi naman. Tama lang. Hindi nga. Sa totoo kasi, dito kasi sa yung mga Cebuanos, nag-struggle kami sa na mag-Tagalog. Alam naman namin mag-Tagalog, pero mas binibigyan namin ng importansya yung English kesa sa Tagalog. Kasi nga, mas nagagamit namin yung English kesa sa Tagalog. Sa palagay mo po, ano pong mahirap sa Tagalog para sa mga Bisaya? Number one is yung accent. Kasi nga, yung sa Bisayas, di ba meron tayong limang vowels. Sa pronunciation namin, meron kaming tatlo. Kaya so pag nagtatagalog yung mga Bisaya, specifically yung mga Cebuano, medyo matigas yung accent namin. Minsan nahihiya kaming mag-Tagalog dahil na rin sa accent. Pero yung what makes it so difficult is yung verb conjugation. Isang verb, tapos ang sobrang dami. So, sobrang dami ng verb conjugation comparatively sa ano sa Cebuano. So, ano pong ibig sabihin yun? Hindi nagbabago talaga yung pandiwa, yung mga verb sa Cebuano? Kagaya ng Tagalog? Nagbabago naman kasi meron naman kaming mga infixes, ganun. Pero sobrang dami lang talaga ng Filipino kumpara sa Cebuano. Narinig na ako ng maraming beses na nagtatagal ako kagaya ng Bisaya. Pero hindi ko alam kung anong ibig sabihin yon kasi hindi ako marunong mag-Bisaya. Sige lang, tuturuan kita maya-maya. Sige, yeah, matututo ako. At excited naman ako para matuto ng konting Cebuano. Kasama ikaw po, ate. Gusto ko rin matuto ng konti tungkol sa Cebuano. Pwede ka po bang pag-usapan yung Cebuano? Ano pong pagkakaiba ng Bisaya at Cebuano? Parehas pa lang sila o iba? Ganito kasi yan. Pag sinabi mo, if you're referring to yung tao, pwede mong sabihin Bisaya, yung mga Cebuano. Pag sinabi mong Cebuano, mas specific siya from Cebu. Okay? So meron ding mga Ilonggo galing Iloilo. Yun. So yung iba, mga Hiligay nun sila. Pero yung lingwahe nila magkalapit sa Ilonggo. Pero Hiligay nun yung tawag sa kanila. So itong mga binabanggit ko, under sila ng Visayan language. Yung Waray tsaka Cebuano, hindi magkakaintindihan yun. Mas naiintindihan ko yung Ilonggo kesa sa Waray. Pero yung Cebuano kasi, dahil maraming nagsasalita, kaya nagiging Bisaya. Parang pag sinabing Bisaya o Cebuano, yung Cebuano kasi hindi lang siya ginagamit dito sa Cebu. Meron din siya, yung Davao, tinatawag namin Davaoeno. Pero yung Bisaya nila, may konting halong Tagalog. Meron din naman sa Cagayan, De Oro, Cebuano yung ano ginagamit. Bisaya, Cebuano yung ginagamit nila. So, merong mga overlapping kasi sa mga areas. May mga Cebuano, tapos may halong Ilonggo, tapos yung iba naman may halong dialect nila, tapos mga Bisaya, mga Cebuano, yung nag-overlap yung mga lingwahe. Yung sa akin kasi, yung tinuturo ko sa channel is Cebuano talaga, kung ano yung ginagamit sa mga Cebuano. Pero kung may tanong sa'yo, kung marunong kang mag-Bisaya, ano pong sagot mo? Sabihin mo, Bisaya, Cebuano. Mm-hmm. Kasi nga, Bisaya, marami namang ibang lingwahe sa Bisayas. Kaya sa channel ko, ini-emphasize ko talaga na Bisaya, Cebuano. So sa mga ibang grupo ng Bisaya, Cebuano yung pinakamalaki? Oo, second siya sa Tagalog. Okay. Mahalata na ibig sabihin na taga Cebu ka, diba ate? Oo, taga Cebu talaga ako. Dito na nga ako pinanganak, dito na rin ako lumaki, dito na rin ako nagtrabaho. Gusto mo po ba yung buhay sa Cebu? Ay, oo. Mas
simple, mas medyo mas chill ng konti kesa sa Manila. Kasi nakapagtrabaho din ako sa Manila, iba din yung buhay doon. Parang halos araw-araw, for the first three months ko doon, sumasakit yung ulo ko kasi nga hindi ako sanay sa traffic. Yun po ba yung paborito mo sa Cebu? Parang tahimik? Depende kasi. Mas ano siya, mas hindi siya masyadong magulo. Mas chill yung mga tao. So, kunyari kung pumunta ako sa Cebu, ano pong dapat gawin ko doon? Ano bang hilig mo? Yung downtown, sa bukid, beaches, caves, falls, yung mga ganon. Marami kang makupuntahan dito sa Cebu. Basta sa norte, kung beach yung gusto mo, maraming maganda doon. Pag dito naman sa city, syempre as a city, maraming galaan kung saan mo gustong party-party, marami din. Tapos kung gusto mo mag-chill, punta ka sa bukid. Kasi malapit lang yung dito yung bukid namin eh. Punta ka sa Busay, may mga restaurant doon na magaganda rin. Tapos mga flower farm sa Busay. Tapos yung Busay kasi ano lang siya, within Cebu City pa siya. Kaya may city, may bukid, may dagat. May bukid, dagat. Lahat. Gusto ko talaga matuto ng konting Cebuano kasi wala akong alam sa Cebuano. Natuto ako ng konting salita sa Bisaya kasama yung katrabaho ko dati. Pero parang konting salita lang. So anong dapat malaman ko sa simula? Sa simula, as usual, yung greetings, di ba? Okay. Alam mo na ba yun, yung greetings? Hindi ko alam kasi yung natutunan ko iba yata sa Cebuano. Pero yung natutunan ko, maayong buntag. So maayong buntag is good morning, di ba? Tapos, maayong udto, good noon siya, alas 12, lunchtime. Magandang araw? Magandang araw is good day, maayong adlaw for magandang araw. Maayong okay? Adlaw. Tapos, maayong gabi. Maayong gabi, okay, mas malapit yun sa Tagalog. Kaayot, very nice. Kaayos, ibig sabihin talaga, di ba? Narinig ko na yun, kaayo. Sa inyo, maayos, ibig sabihin na parang maayos o magaling? Yes. Okay. Maayo. Tapos, pag maganda, nindot. O sa mga nindot. Tao, guapa at guwapo. Parang maganda yung itsura ng tao. I think maraming nagsasabi sa'yo na guwapo si Jared. Ay, ang guwapo ni Jared. Ang dami-dami sa video mo, nakikita ko nga. Hindi naman. Kabalo ka, sabihin ko lang to ha, kabalo ka. Hindi ko kabalo. Dito, alam mo na pala yun, ano eh. Alam ko yun. Yung dili ko kabalo, ibig sabihin hindi ko alam, di ba? Dili ko kabalo, or di ko kabaw. So, kabalo ka. The short form is, di ko kabaw. Di ko kabaw. Ayaw. Mm. Pero so, ayaw, sa Tagalog, parang ayaw, ayoko, di ba? Pero ayaw sa inyo, wag. Don't. Halata na masanay ka pang magturo sa English, diba? Kaysa sa Tagalog. Kasi sa tingin ko, English speaker lahat ng estudyante mo, diba? Yes. Tapos, what's your name? Ano po yung unsay imong pangalan? Unsay imong? Pwede. Pangalan or pangan or ngan. Yan. Unsay imong pangan? Malaki is dako. 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 Oh, ang opposite naman ng dako is sa amin, gamay. Ah, okay. Gamay ra. Gamay ra. So, ang gamay pwede siyang konti, pwede maliit. Gamay nga balay? Gamay nga balay. Daghan is marami, di ba? Daghan. Marami. Daghan. Kagaya ng daghan kaayo, marami talaga. Daga na kag nahibaluan nga Bisaya, for example lang. Marami kang alam sa Bisaya? Pwede mong sagutin. Pag marami. Oo, daghan. Oo, daghan na po. Oo, daghan na po. If kailangan natin i-negate yun sa dili gamayra. Dili gamayra. Yun yung totoo. Paano po sabihan, natatuto ako ng Bisaya. Gusto ko kasi pumunta sa Cebu. Nagtuon po og Bisaya, kay gusto ko muadto sa Cebu. Nagtuon ko og Cebuano kay gusto ko moadto sa Cebu. Paano ka po nagsimula magturo ng Cebuano sa YouTube? From Cebu, nag-Manila kami. Tapos nakita namin yung buhay namin sa Manila na sobrang stressful.
na parang naging robot yung buhay namin. Parang opisina, bahay, yun lang yung buhay namin. So doon namin na-realize na siguro kung ganito tayo ka-stress, doon na lang tayo sa labas ng bansa. So at that time, yung Singapore medyo open pa siya sa mga foreign workers. So yun, pumunta yung husband ko, siya muna. Then after nakapagtrabaho na siya doon, kinuha na niya ako. So nung time na yon, nabuntis ako. So, nung time na yon nasa bahay lang talaga ako. Hindi ako sanay na hindi magtatrabaho. So, sabi ko, ano kayang ma-offer ko sa mundo na meron ako na kayang-kaya kong ibigay? Sabi ko, ang meron ako, Bisaya ako. So, tingnan ko nga kung meron mang nagtuturo ng Bisaya. Wala masyadong nagtuturo. Sabi ko, sige, matry ko nga, habi-habi lang yun. Kung may time ako. Pero nagtuturo talaga ako ng Bisaya noon. Kasi nga, nag-i-enjoy din akong magturo. Parang calling mo talaga yung magturo ng Cebuano kasi andyan ka pa rin eh after so many years. Mag-8 years na ata ako, magna 9 years sa YouTube. Pero gusto ko po talaga yung ginagawa mo kasi halata naman na ang galing mo magturo, ang passionate mo po, nakakatuwa yun sa'yo at high quality naman yung resources mo. At ito yung gusto ko noon nagsimula pa ako matutong magtagalog, wala akong resources. Sayang naman, konti lang yung resources online. Pero yung ginagawa mo sa Bisaya, parang ayos naman yun para sa mga Bisaya learners kasi pag konti lang yung resources para matutong magtagalog, mas onte pa yung mga resources para matutong magbisaya o magsebuano. Okay, pero maraming salamat sa pagturo mo. Ang bait talaga mo. Marami kang pasensya. Dapat talaga gano'n ang teacher. Tama. Opo, tama yun.